Pinagtripan nga neto ni LeBron James mga idol ang coaches netong opposing team na Grizzlies. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol, ay bigyang pansin muna natin itong si Russell Westbrook at ang kanyang grabbing statistics pagdating nga sa defensive end. I think alam nyo naman na nakahapon itong si Russell Westbrook naman mga idol ay hindi nga maganda ang kanyang nilaro sa offensive side para nga sa kanyang team ng Clippers. Pero panalo pa rin sila. Itong si Russell Westbrook in 36 minutes ay 3 out of 19 sa field mga idol, 15%, and 1 out of 6 sa 3-pointer, 16%. At meron lamang siyang 9 points. Pero mga idol, kahit nga ganyan ang performance ni Russell Westbrook, ay bawing-bawi niya naman yan sa defensive end. Kung saan mga idol, sabi dito sa statistics na ito, nung dinepensahan nga daw ni Russell Westbrook si KD, si Booker, si Chris Paul na combined for 59 possessions, ay 6 points lamang ang naiscore nila on 25% shooting sa field. Yan mga idol ang ginawa ni Russell Westbrook sa defensive end ng court na talaga namang game changer. Para nga dito sa Clippers, lalo na yung huling possession kung saan napalpal neto ni Russ si Booker and then nag-force pa ng turnover. And I think nga mga idol, isa ito sa mga hindi masyadong napapansin, underrated na parte ng paglalaro neto ni Russell Westbrook. Yun yung ganyang perimeter defense, ang ganyang depensa. Well, alam naman natin kung gano'ng kagaling siya sa scoring and then playmaking mga idol, pero isa rin siyang elite perimeter defender. Nung sa Lakers nga siya mga idol ay mainly inaasahan siya dun sa depensa sa mga best players sa kabilang team. And then ngayon naman sa team ng Los Angeles Clippers mga idol ay hindi pa rin yan nawala. At nakatulong pa nga dito sa team ng LA Clippers para makanakaw ng home court advantage sa team ng Phoenix Suns. So, isa nga lang itong patunay mga idol na hindi lang basta scorer, playmaker. Itong si Russ, isa rin siya mga idol sa mga elite perimeter defender dito nga sa Clippers team. At ngayon nga ipag-usapan na natin itong si LeBron James at ang kanyang pang-titrip dito nga sa mga coaches netong Memphis Grizzlies. Well, sa gitna kasi ng kanilang laban mga idol after the timeout ay itong si LeBron ay rumekta nga doon sa bench netong Memphis Grizzlies. And then pasulyap-sulyap mga idol hanggang sa isang coach ang tumayo na at hinarangan si LeBron James. Well, tinitingnan kasi daw neto ni LeBron mga idol ayon sa mga fan na nasa arena yung mga plays na ginagawa netong Memphis Grizzlies. At syempre ayaw makita ng isang coach kaya't humarang nga siya. At nag-usap nga silang dalawa at ayon nga sa isang NBA fan, ang huling sinabi nga daw neto ni LeBron James, "It's okay, I'll figure it out." Okay lang daw kahit hindi hayaan si LeBron na makita yung plays na gagawin netong Grizzlies, aalamin niya na lang daw ito, "I'll figure it out." At tama nga yan mga idol, ma-figure out talaga ni LeBron James dahil base nga sa naging payag yata ni J.R. Smith or ni Iman Shumpert sa isang podcast ay once nga daw sa isang series ay ni-remind ni LeBron James ang kanilang kalaban about sa kanilang play na irarun against nga dito sa team ng Cleveland Cavaliers. So talaga nga namang pag-showcase na nga talino din ni LeBron James sa court ang kanyang IQ. Yan nga mga idol ang sinasabi ng mga long time LeBron fan na parang pag may mess up nga daw ni LeBron James sa kabilang team mentally. Kumbaga psychological warfare ang ginagawa dito ni LeBron. Inuutakan niya nga itong mga coaches ng team ng Memphis Grizzlies.